Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon about you tungkol sa annulment, lalo na kung kailan pwede mag-file ng annulment and sino lang ang pwedeng mag-file ng annulment. Pag-uusapan po natin yan maya-maya, promise. Good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tungkol sa annulment of marriage, lalo na yung question kung kailan pwede mag-file ng annulment of marriage and sino lang ang pwedeng mag-file ng annulment of marriage. Iba yung annulment of marriage sa nullity of marriage, kasi pag nullity of marriage, you can file your case, yung nullity of marriage mo, anytime. Kahit na 50 years old na kayo nagpakasal, 60 years na kayo nagpakasal, 40 years na kayo nagpakasal, 20 years na kayo magpakasal, anytime yon. Like for example, based on psychological incapacity, based on minority, anytime yan. Walang prescription of marriage. Kasi yung kasal ninyo, void yon from the very beginning. So walang prescription of the filing. But we say annulment of marriage, may prescription kung kailan pwede mag-file and kung sino ang pwede mag-file. So number one, yung tinatawag na lack of parental consent. Kasi ang batas kasi, kung magpakasal po kayo, if you're 18 to 21, kailangan ng consent ng iyong magulang. Kung walang consent, yung kasalin nyo, voidable. Say voidable, valid pa rin ang kasalin nyo until declared by the court as annulled. Ang tanong dito, kailan pwede mag-file? Sabi ng batas, anytime. 5 years yan. Within 5 years upon reaching the age of 21. So, ibig sabihin, after within 19, pwede 18, pwede 20, basta until you reach 26 years of age. Kasi 5 years upon reaching the age of 21. Kung sino ba ang pwedeng mag-file? Una, yung magulang. Pwedeng mag-file. Yung pangalawa, yung spouse na below 18 to 21 years of age, pwedeng mag-file. Ibig sabihin, yung spouse na 18 to 21, walang parental consent, or yung kaniyang magulang, yung kaniyang guardian. Ibig sabihin, kahit magulang, pwede pala mag-file ng annulment of marriage on the ground of lack of parental consent if you are 18 to 21. Second, yung tinatawag na insanity. May say insanity, buang. Iba yun sa psychological incapacity. Kasi ang psychological incapacity, nandyan na yan sa system mo. Yung buang kasi, it's a medical thing. Ibig sabihin, pwede pang mabago ka, pwede pang gamutin ka. So you are insane, buang ka lang. So ibig sabihin, pwede pang maayos yung katinuan mo. Okay. So ang tanong dito, sino ba ang pwede mag-file? Yung buang mismo, pwede mag-file. On, but only during his or her lucid interval. Yung hindi naman buwang, yung walang knowledge na kanyang pinakasalan, buwang pala, yan, pwede din mag-file. O yung magulang, yung guardian ng buwang, pwede mag-file anytime before the death of the buwang, before the death of the insane spouse, pwede mag-file. Pangatlo, yung tinatawag na fraud o yung panloloko. Hindi mo alam na yung kinakasama mo o yung pinakasalan mo, buntis na pala sa iba. Yun, pwede ka mag-file. But sabi ng batas, ang pwede mag-file yung injured spouse lang, hindi yung bad faith na spouse. Yung injured spouse, pwede mag-file. Sabi ng batas, 5 years from the celebration of marriage or 5 years from the commission or from the discovery of the fraud, pwede ka mag-file. Another, yung tinatawag na force. You say force, pinilit kang magpakasal. Hey, wala ka lamang gusto. Para shotgun marriage, force yun. So, or intimidation, may threat, may tinatakot ka na dapat magkasalan yung anak ko. Parang ganon. So, yan. Pwede ka mag-file ng annulment of marriage. Sabi ng batas, sino ba ang pwede mag-file? Yung injured spouse lang, ha? Hindi yung nananakot. Yung tinatakot lang ang pwede mag-file. 5 years, okay? 5 years from the celebration of marriage. Another, yung tinatawag na impotent. If you are impotent, pwede kang idemanda ng asawa mo. Ibig sabihin, ang pwede mag-file, hindi yung impotent. Yung injured spouse. The injured spouse, pwede mag-file ng annulment of marriage on the ground na kanyang asawa hindi na natitigasan
or sa babae, wala palang butas. So, hindi impossible na makipagtalik yung asawa mo sa'yo. Yan, 5 years from the celebration of marriage. Another, yung STD. Pag may STD ang asawa mo, kailangan basta serious, hindi lang yung ordinary STD, serious and incurable. 5 years from the celebration of marriage, pwede kang mag-file ng annulment of marriage. Ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. For free legal advice, you can visit po my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Please like, share all the videos there, or yung facebook.com/KuyaMarkTolentino. Pwede din po kayong manood po. Please subscribe and watch all my videos sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Pwede din po kayong tumawag sa landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. And mobile number natin, pwede kayong mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. Thank you po.